Sa araw na ito mga boss, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-varnish ng plywood na ordinary at gagawin po natin ganito po kaganda. At para po sa mga baguhan na hindi pa po bihasa sa pag-varnish, ito po ang guide ninyo. So panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo kung paano po ito ginawa. Ngunit kung kayo po'y bago na sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag pong kalimutang pindutin ang notification bell para updated po kayo lagi kung ano man yung i-upload po natin dito po sa channel na ito. At syempre, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito dahil importante po sa akin ang inyong gagawing pag-like. So let's go! Ang ginagawa po natin ngayon mga boss ay partition po ito sa pagitan po ng mga kama po ng katulong. So, i-varnish po natin ito dahil ang finish po ng kanilang bed ay varnish din po. Step number 1 mga boss, ang una po natin gagawin dito ay siyempre nililiha po natin itong ating plywood para kahit papano magtanggal po yung gaspang. Hindi naman po kailangan na gamitan po natin ang magaspang na liha, kundi ang gagamitin po natin dito ay number 120 lang po. Lihain po ito na hindi pabalagbag. Kung ano po ang haspi po ng kahoy o yung grain po ng kahoy ay ganun din po yung ating pagliha. Dahil kapag ibalagbag po natin yan, ang mangyari po kasi mga boss, magkaroon din po ng gasgas na pabalagbag din. At kapag stain na po natin yon, mahalata ang stain na nakabalagbag din dahil magkakaroon po ng wood stain yung gasgas po na nakabalagbag. Step number 2 mga boss, kailangan po natin tanggalan po ng alikabok dahil niliha po natin yan. Kahit papaano po, mayroon po siyang alikabok bago po natin gawin ang susunod na proseso. Step number 3 mga boss, kailangan na po natin i-apply ang ating sanding sealer. Ang ating sanding sealer mga boss, tinitimpla po yan ng 3% na lacquer flow at 20% po na lacquer thinner base po sa dami ng inyong sanding sealer. At kailangan niyo pong i-spray po ito ng isa o dalawang patong itong ating sanding sealer. Sa pag-spray naman po, huwag po natin biglain na kumapal agad. Alalay lang po dahil siyempre magpapatong pa naman po tayo. Step number 4 mga boss, kailangan na po nating lihay ng ating plywood na binugahan po natin ng sanding sealer. Dahil kapag mag-spray po tayo ng sanding sealer mga boss dito po sa plywood, magkakaroon po ng gaspang ang ating plywood. Dahil magbibigwasan yung mga himulmon, lalong-lalo na sa mga edging po o dito po sa kahoy na nilagay po sa mga gilid. So kapag natuyo na po yan mga boss, lihay na po natin yan para kuminis po at sa pagliha po natin, ganun po ulit, huwag po natin ibalagbag para hindi po tayo magkaroon po ng problema. Step number 5 mga boss, kailangan na po natin i-apply ang ating wood stain o yung ating pangkulay dito po sa ating plywood na kung saan ginagamitan lang po ito mga boss ng brush at basahan. Pwede rin naman na brush lang po ang gamit po natin. Kaya lang, mas maganda po para po sa akin kung gamitan ko po siya ng basahan para mas manipis po siya at mas pantay po ang resulta po ng ating trabaho. Pwede rin po kung ang gamitin natin basahan lang, hindi na po natin gagamitan po ng brush. Kaya lang, kung halimbawa kabinet po ang inyong gagawin, medyo mahirap po kapag basahan lang dahil siyempre yung kanto na hindi po maabot ng basahan, kaya kailangan po natin gamitan ng brush. At may technique po ito mga boss kung paano po natin ipunas yung ating basahan. Kailangan lang po, huwag po natin puputol-putulin yung ating pagpunas. Kailangan diri-diritso lang po mula sa baba hanggang sa taas. Or kung kabinet po inyong gagawin, mula po sa kabilang side hanggang sa kabilang side. Dahil kapag ihinto niyo po yan sa gitna, pangit po siyang tingnan. So kailangan diri-diritso lang po yung ating pagpunas. Dito po sa ating channel mga boss, talagang tinuturo po natin dito kung paano po ang mga proseso o paano po ang mga technique kung paano mag-varnish. So kung sundan po niyo mga boss, talagang matututo po kayo. Kaya ko po ginagawa ang ganitong klaseng pagtuturo mga boss. Dahil nakita ko po sa aking sarili nung ako po'y baguhan pa lamang na talagang kailangan ko po na meron pong mag-guide po sa akin. At sinishare ko po sa inyo mga boss ang mga kaalaman ko para kahit papaano makatulong pa ako sa inyo kahit malayo po kayo sa akin. Step number 6 mga boss, kailangan na po nating patungan ng sanding sealer yung ating inapply po na wood stain o yung ating kinulay kanina. So kailangan po nating ipitin ito ng sanding sealer kung ano po yung ginamit po natin kanina na sanding sealer doon po sa unang spray po natin. Ito rin po yung ginamit po natin ngayon. Ang tanong mga boss, bakit nga ba natin pinatungan ito ng sanding sealer itong ating wood stain na inapply po kanina? Kailangan po talaga ito mga boss dahil ito po yung pinaka primer po niya. Basta po mag-varnish po kayo, patungan po ninyo ng sanding sealer. Basta po mag-varnish po kayo at magkulay na po gamit po ang inyong wood stain, kailangan niyo pong patungan ng sanding sealer talaga. Dahil hindi po maganda na i-direct po natin paglagay yung ating top coat. So kailangan po sanding sealer muna bago ang top coat. A plus wood filler. Ito po yung gagamitin po natin pang masilya po dito upang ispat po para po sa mga dugtungan ng edging, sa mga pinagpakuan. So ito po yung gagamitin po natin.
Ang tip ko lang po sa inyo mga boss, huwag po kayo gumamit ng pangmasilya na para po sa pintura. Kagaya po ng body filler, mga lacquer putty, magkaroon po kayo ng problema kapag hindi po kayo bihasa sa pag-retouch po sa inyong mga masilya dahil iba po ang kulay ng masilya na para po sa pintura. So dapat, ang gagamitin po nating pangmasilya mga boss para po sa varnish ay para din po sa varnish na kagaya nitong ginamit po natin ngayon. At ito naman po ang ating step number 8. Kailangan na po nating lihain mga boss pagkatapos po nating imasilya o ispat yung ating pangmasilya para po dito sa ating varnish. At sa aking pagliha mga boss, ginagabitan ko po ng tubig o binabasa ko po ang liha sa tubig para po malambot po siyang lihain. At the same time, hindi po siya matakaw para po sa ating liha. At higit sa lahat mga boss, dahil binabasa po natin ng tubig ito, wala po siyang alikabok. So kahit papano, nababawasan po ang masamang dulot ng alikabok. Siguraduhin lang po ninyo mga boss na makapal na po yung inyong sanding sealer kapag nagliha po kayo ng ganitong klaseng proseso sa pagliliha. Step number 9 mga boss, kailangan na po natin bulihin yung ating trabaho o gamitan po natin ng munyigo. Paano ba ito gagawin mga boss? Kailangan lang po na magbilog po kayo ng basahan yung kuton po, tapos isasaw-saw niyo po dun po sa inyong sanding sealer. Ito po lagi mga boss ang ginagawa ko kapag nagva-varnish po ako. Sabihin po natin na makalumang paraan ito, pero effective po ito at talagang subok na po ito mga boss. Dahil sa pamamagitan po ng pagdiin po ng basahan gamit po ang ating sanding sealer, maaaring ang ating sanding sealer magsisiksikan dun po sa bitas ng kahoy. Dahilan para kapag hinawakan po natin yung ating trabaho, makinis na makinis po siya. Dahil nakakatulong po ito mga boss na mapabilis po ang pagkapal po ng ating sealer dyan po sa ating trabaho. Dahil kapag medyo makapal po ang ating sanding sealer, maaaring matabunan po niya ang mga bitas at talagang pag hinawakan mo siya talagang para siyang salamin. Pero tandaan po natin mga boss na hindi po sa lahat na panahon na ganito po ang gagawin nating proseso. Dahil hindi po lahat na finish ng ating varnish mga boss na sarado po ang bitas. Meron din pong mga customer o mga interior designer na gusto po nila ang labas bitas. Ibig sabihin, meron po kayong makapa kagaya po ng pickle finish. Step number 10 mga boss, kailangan na po natin i-apply ang ating top coat. So ang gamit ko po dito mga boss ay may hollow po na dead flat lacquer. Dahil ang finish po na gagawin ko po ngayon ay satin finish po ito. Ibig sabihin, hindi po siya makintab, hindi rin po siya flat. Satin lang po siya. Para po siya templahin mga boss, ang ginagawa ko po dito ay isa po ang dead flat, tatlo po yung ating clear gloss, 10% na lacquer flow at 20% na lacquer thinner. Make sure lamang po na kapag mag-varnish po kayo at mag-top coat po na meron pong halong dead flat lacquer, kailangan po ninyong haluin ng husto o durugin ng husto yung mga nakatining po sa lata ng inyong dead flat lacquer. Dahil yun po ang nagdadala po para ma-achieve po ninyo kung ano po yung gustong finish ang gagawin po ninyo. Kung ito ba'y satin finish, matte finish, or flat finish. Maraming salamat po na pinapanood po ninyo ang ating video at talaga namang may makukuha po kayo ditong idea o mga pamamaraan kung paano po mag-varnish. So para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, yung mga baguhan dyan, paki-subscribe po dito po sa ating channel. At huwag pong kalimutang pindutin po ang notification bell para updated po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito po sa channel na ito. At huwag po niyo kalimutang mag-like para po i-recommenda po ito doon po sa mga ibang viewers na kagaya po ninyo na gusto ring matuto. Maraming salamat po.